advocacy. Nagsimula ako nito noong 2010 and nung sinimulan ko to, maraming hindi pa naniniwala na kaya natin gawin yung proyekto na to. Kaya lang nung simula nang naipakita natin sa mga local government units na ito ay epektibo dahil unang-una sa lahat nakakapag-resolba ng mga plastic na karaniwan ay nakakalat lang sa kalye at saka sa ating kapaligiran. And nabibigyan pa natin ng lunas dahil nabibigyan natin siya ng mga produkto na nire-recycle natin at binibigay natin sa mga komunidad. Engineer Wayne, unsa pud ba ang mga laing proyekto pa nga inyong ginahimo para masolusyonan ang mga managlahing problema sa atong kinaiyahan? Sa ngayon po, napaka-simple po ng ating patakaran pagka tayo po ay tumanggap ng mga plastic waste o yung tinatawag natin ngayon na single-use plastic sa ating mga komunidad ay dapat po ay malinis at tuyo po o uga ang ating mga dinadala dito sa ating tanan. Responsibilidad po natin na malinis at dry ang ating mga plastic na binibigay sa ating planta dahil unang-una ho, kaya naman ho na isasara ang mga planta dahil naaamoy po ng mga kalapit bahay o kalapit na mga establishmento na may mabaho po na dinudulot yung ating recycling. Pero sa totoo po niyan, yung mga nagbibigay po ng baho, yun po yung mga foreign objects o yung mga tinatawag natin na mga natitira ng mga kakanin na nakalagay po sa mga plastic. Kaya yun po yung inibigay natin na patakaran para po dire-diretso po yung proseso natin na pag-giling at saka pag-resiklo ng mga ating mga plastic waste products. Engineer Wayne, pwede po ba nimo mas palawman pa ang inyohang advokasya na plastic ang bubuhay sa tao? Unsa ba ang tumong og pasabotin niyo ni sir? Okay, sa pananaw ko po, no, ang ibig sabihin po niyan ay may pag-asa po ang plastic kaysa po dun sa mga ibang pinapalit po natin. Yung punot dulo po nitong plastic ay may buhay o may panghabang buhay, ito totoo po yan kasi binibigyan po natin ng livelihood yung mga tao po na gumagawa ng mga pagre-recycle ng mga plastic. Kasi po naniniwala tayo na pagka binigyan po natin sila ng livelihood program sa mga komunidad, tayo po ay nakakatulong sa kanila at binibigyan po natin sila ng pag-asa doon sa pang-araw-araw din na pangkain sa kabuhayan po nila. Also, in connection with your waste management project, sir, unsa na ba ang mga products na inyong nabuhat out of garbage? Ang action po na ginawa natin ay nag-disseminate po tayo ng mga mensahe na ang plastic po talaga ay may pag-asa. May pag-asa po na ma-resiklo. At ito po ay proof na tayo po ay nakagawa ng mga produkto na kapalit po doon sa mga basura na habang araw-araw po natin tinatapon. Ito yung mga produkto na magagamit po natin na pangbahay, pang-eskwela, at ngayon po, since may pandemya pa tayo, ginagamit po natin yung mga produkto na nagawa po natin para po maproteksyonan yung ating komunidad o yung ating establishmento. Marami pong produkto na pwede pa tayo magawa kasi sa katunayan yan, good to go na po yung ating biggest project. Yung 28 square meter house po na to ay makakatulong ng marami sa ating kababayan. And lastly po, Engineer Wayne, marami tayong mga kapuso na nanonood ngayon. Unsa ba ang mga pwedeng mahimo sa ato ang mga viewers para somehow naman makapag-contribute po sila sa pag-protect sa ato ang kinaiyahan? Sa ngayon po, open po yung ating establishmento, yung ating pasilidad sa mga walk-ins na gusto pong mag-donate ng kanilang mga plastic waste dahil alam po natin yung ibang mga kababayan po natin sawa na po na magbigay ng mga basura nila at ito po ay lagi nilang tinatapon sa landfill. Nandito po tayo kaagipat po ng ating mga residente na tumulong para po maibsan o mababawasan po ang ating mga plastic waste. Very impressive kaayo ang inyohang advokasya, sir, nang hinaot may nga mas makatabang pa ka sa environment o sa atong katawhan. Nagankaing salamat sa paghatag sa imong panahon, Engineer Wayne, lalo na dito sa At Home with GMA Regional TV. Salamat po din sa inyong pag-anyaya sa akin.
Kinaiyahan at Home with GMA Regional TV.